Si Tagakatay na mga tol. Balita ako nag-speed trap daw dito si Tagakatay. Tuloy lang natin mga tol. Dahil kami ay hindi madali. Kung iyong inaakala na kami ay ganun kadaling magapi. Speed rap! Puta niyo naman yung Manila sa akin na ganito ko totoo. Sinapakadali na pinakamahirap nyo. Kahit na bumalakot ang mga dila nyo, aminin na totoo, napakahina nyo. Tira po kakaiba, edi nakita nyo. Madali lang ko, o batahin to. Teka, babalik ko ang tira ko. Na parang tsunami, rumaragasa. Napatuloy lang sa akin mga pagsagasa. Malaki madudulot ang aking pinsala. Kapag sinubukan mo ko, nalabanan talagang patay ka. Kahit ikay mata, pag umunang tangkain na ako ay abangan. Kung di mo naman kaya makipagbataya, manahimik ka kung ayaw mong matuloy sa pag- Hey yo guys, what's up? Welcome back to Wreckognyz TV, another episode of song reaction slash review video. Actually mga tol, ang gagawin natin ngayon ay back-to-back reaction video. Ito ay by request mga tol. By request tayo ngayon mga tol. Shoutout kay Tita Missy at kay Ate Annalyn Tulay Fernandez. So ang gagawa natin ng reaction ngayong gabi mga tol ay ang kanta ni El Peligro ng Berdugo na pinamagatang KUNSINTIDOR at ang kanta nina Bishop, Gilitero, MarnaCarta at Tagakatay na pinamagatang Mali Ka Nang Akala. So bago natin umpisahan, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Wreckognyz TV, sa lahat ng nanonood, lalong-lalo na sa mga subscribers at kung di ka pa subscribe, please do subscribe. Malaking bagay sa akin yan sa content creator para tuloy-tuloy lang ipagawa natin ng mga ganito klaseng video. So huwag na natin patagalit mga tol, umpisahan na natin. Pakinggan natin mga tol at alamin natin ang nilalaman ng kanta. Back to back mga tol, KUNSINTIDOR at Mali Ka Nang Akala. Let's go! El Peligro ng Berdugo, KUNSINTIDOR. Parang alam ko na ang nilalaman mga tol. Titulo pa lang ng kanta, KUNSINTIDOR. Sino nga ba ang mga konsintidor? Putangin ang huwagan, Benson Malubay. Huwag ka na magkahiya, Benson Malubay. Ang patunay, para makalusot, naghanap na. Sabi ko na nga ba mga tol? Hinanay mong may malaking bugi. Hindi man nakatuloy kung putangin niya ka. Abado na abadi, kaya puro lang gano. Dahil sa'yong pambabastos, meron akong gagawin. Papasok ko anang ba sa makinari ang pagginin. Yung asawa mo ay akin pang lalaspagin. Ibonbon sa inodoro, ihikuway ito. Pag siya ay aking sasaksakin. Para tuloy ang mamatay, ulo niya'y bibiyakin. Kaya putang ina mo, patay na dun sa lolo mo. Isama mo na lahat, kahit kanununuan mo. Ang anak batang di pa sinisilang sa mundo. Pumurahin ko kayo, kaya putang ina nyo. Tangina mga tol, no? El Peligro ng Berdugo. Siyempre, ano pa nga ba naman ang aasahan natin mga tol? Pag Berdugo mga tol, tangina, siyempre. Hardcore na ito mga tol. Hardcore rap mga tol, hindi lang basta hardcore rap, horrorcore pa mga tol. Tangina, kung narinig nyo naman yung mga sinabi niyang gagawin niya mga tol, di ba? Tangina, hindi na makatao yung mga gagawin niya mga tol. Tangina, horrorcore mga tol, horrorcore. Tuloy lang natin mga tol. Kumbaga ito, katulad ng sinabi ko nung nakaraan, di ba mga tol? Sa unang-unang kanta na ginawa ko ng reaction, unang-unang kanta ng Berdugo mga tol. Sinabi ko naman dun mga tol na yung tema ng Berdugo mga tol is kung ano yung tema ni Tagakatay mga tol. Kasi di ba nung unang-una nating napakinggan si Tagakatay, talagang tangina ang lupit ng mga pinagsasabi ni Tagakatay dun mga tol. At simula noon lagi na nating inaabangan kung ano yung mga sasabihin ni Tagakatay tuwing lalabas siya, tuwing gumagawa siya ng kanta mga tol, di ba? Tuloy lang natin mga tol. El Peligro. At ikaw, Brian Lau, ikihihis maglas. Maglas naman. Hindi ka makakatakas. Huwag ka mag-angas, porque sa tanda lumaki. Papapilin ko ulo mong patuloy na lumalaki. Matapang ka, di ba? Sige, halika at lumab. Tangina mga tol, no? Sinasabihan ni El Peligro na tangina, kahit taga-tondo ka pa, di ba? Tangina. Tapos sinabihan niyang lumalaking ulo ni Smaglas mga tol. Kumbaga parang papaputukin niya yung ulong lumalaki ni Smaglas mga tol. Yung sinasabi ni El Peligro dito mga tol. Tanong na kaya ang mga reaction nila si Smaglas dito mga tol, no? Or ano yung reaction ng
mob in general dito sa Berdugo, mga tol, no? Kasi nilabas itong kanta lang ito nung isang linggo pa, mga tol, eh. So malamang sa malamang nakarating sa kanila to, 'di ba? Tuloy lang natin. Tangina mga tol. Tangina mga tol, nagbigay pa ng street, mga tol, si El Peligro. Mukhang taga Tondor nito si El Peligro, mga tol. Tangina, punta ka sa Hermosa Street, mga tol. Isa 'yun sa mga kalye ng Tondo, mga tol. Kumbaga parang hinahamon niya si Smuglas doon, mga tol. Magkita tayo sa Hermosa Street, tangina mga tol. Ito 'yung sinasabi ko, mga tol, no? Yung mga parang kapag magsasalita ka sa kanta, mga tol, or kung may sasabihin kang hindi maganda sa kalaban mo pagdating sa kanta, mga tol, siguraduhin mo lang na kaya mong panindigan, di ba, mga tol? Kung baga kaya mong dalahin yung bayag mo pag makikita na kayo nung kalaban mo, which is mukhang yun yung pinapahiwatig dito ni El Peligro, mga tol, na tangay na kaya niyang panindigan yung sinasabi niya kapag nakita sila sa Smuglas. Kung baga hindi yung mga papatay, mga tol, ha? Kasi yung mga papatay, syempre mga ano yun, mga tol, eh. Kung baga parang horrorcore yun, mga tol, tema ng kanta yun, tema ng kanta. Pero what I mean is, siguradong kung magkakaroon sila ng labanan sa totoong buhay, talagang papalag si El Peligro, kung baga parang yun yung pinapahiwatig niya dito, mga tol. Tuloy lang natin. Putang ina mo pa ko, sabi ng mga pagong, yung asawa mo ilalambitin ko pati warik. Ayan na, damayan na naman ang asawa, mga tol. Papasukan ko ng bote, pekpek niyang nangingitim, para mawala yung buta sa akin pagkatahiin. At bago ko makalimutan, isasama rin kita. Putang ina mo, kiyal, ikiayon. Isa ka sa sausawin, kiyal naman, mga tol. Isa kong sundo ko lang sa'yo ay matutumba ka. Pagaluin pakita ng topo dyan sa ulo mo. Susunogin ang buhay para matanggal ang tato. Kasi ang payak ni Kiel, diba? Ihanda niyo ang sarili pagkatapos ng pandemya. Kapastusan niyong binigay sa suklian ng kamatayan. At buhay ninyong lahat ang magiging kabayaran. Kaya putang ina mo, sasampalin ko nanay mo. Damay-damay na lahat mo, pagpukin ko patay mo. Sa aking dalang itak, sila'y aking kakarnihin. Isisilid ko sa kahon pagkatapos ko chap-chapin. Tang ina sa rap game, wala kayong mga bayag. Puro lang kayo boss, mga malipang pahayag. Tayo na mga tol, bukod sa mga horrorcore reference ni El Peligro, mga tol, no? Parang minamaliit niya talaga si Kiel, mga tol, no? Dahil siguro sa katawan, mga tol. Kumbaga parang minamaliit niya si Kiel pagdating sa pisikalan, mga tol. Dahil siguro yun sa yun, yung physical na kanyo ni Kiel, mga tol. Kasi payat si Kiel, diba? Tapos parang manipis lang yung katawan. Parang palagi ko yun yung dahilan kung bakit parang minamaliit ni El Peligro si Kiel, mga tol. Tuloy lang natin. May kosa mukhang pera, aka Bonjing. May kosa naman. Kahit na ay putang ina mo pa rin. Karangalan mo pa nga dahil dinira pa kita. Nakipagkulag kay tulo dahil nalaos ka na. Halika na, pasukin natin ang mundo ng laro. Pero sa tunay na laro, lahat kayo nagtago. Kumusta na pala ang iyong mag-iina? Paglalaro ako muna bago paslangin sila. Pati bunso mong anak, kakantot din ang iyong panganay. Habang pinapanood ng sarili nilang nanay. Walang makakatakas, lahat kayo mamimili. Sanay ako ang pumatay, mga taong walang respeto. At sa araw ng burol, makikiramay pa ako. Malapit ako sa kapaong mumurahi ko kayo. Kaya putang ina mo, sumaimpyerno ka na wa. Pabigat ka lang sa langit, kaya dun ka sa baba. Putang ina nyo! Kinang ina. Tangina mga tol, no? Ang tinira ni El Peligro, mga tol, dito sa kantang Konsilidor, mga tol, is yung parang mga naging kalaban ng Salbakuta, mga tol, isang taon, yung nakabalikan ng Salbakuta ng isang taon, 'di ba? Salbakuta versus mob, 'di ba, mga tol? Tapos sa mob, ito yung mga tumira sa Salbakuta, mga tol. Yung sa Sigig Kahol, 'di ba? Ito 'yun, ito yung apat na 'yun, mga tol. So ito yung pinuntirya ni El Peligro, mga tol. Tangina. Ang lupit ng mga gagawin niya, mga tol, no? Pero 'yun, mga tol. Syempre, para sa akin, mga tol, hindi naman talaga gagawin ni El Peligro sa totoong buhay. Kumbaga parang mga reference lang siguro yun sa mga gagawin niya. Pero hindi talaga yun yung literal na gagawin niya kasi horrorcore nga, mga tol, eh. Kumbaga horrorcore yung reference. Pero parang sinasabi pa rin dito ni El Peligro na kung magkikita-kita tayo, tangina, hindi talaga ako takot sa inyo. Kaya kong panindigan yung mga sinasabi ko na kaya ko kayong labanan. Parang ganun yung pinapahiwatig dito ni El Peligro, mga tol. So, tangina, ano kaya ang reaction dito ng mob, mga tol, no? Tangina. Medyo curious ako kung ano yung parang reaction nila. Lalo na sa buong grupo ng Berdugo, mga tol. Kasi andito rin si Tagakatay, mga tol, di ba? Kapag yung buong grupo na ng Berdugo.
So, tangin na yun mga tol. Harkuran. Hardcore rap. Horrorcore. Consintidor by El Peligro ng Berdugo mga tol. So, tangin na. Napaka-angas na track mga tol. Kumbaga napaka-lupit. Tangin na. Pang-pataya na naman yung tema mga tol. So, ayun mga tol, no? Consintidor by El Peligro ng Berdugo. Ngayon naman ay pupunta na tayo sa kasunod na gagawa natin ng reaction mga tol. Walang iba kundi ang kanta ni na Bishop, Gilitero, MarnaCarta at Tagakatay na pinabagatang Mali Ka Nang Akala. Back to back reaction video. Let's go! Kalawan's Pride Production. May tumatawang bata mga tol. Ganda ng hook mga tol. Bishop. Madana ka mga dugo kapag kaminaan kumambala. Sa talim ng mga tilay di lang pilat ang maiiwan. Pati ang pagkatao'y mananatili sa kadiliman. Sa kalagiman dadalhin sino mang humimay ng mga perso. Bawat piraso'y nakatakdang sumira na pagkatao. Mga linyang di mo maarok magiging dahilan ng iyong pagkabaliw. At ang katigasan ng iyong mukha ay sisimula ko na napalambutin. Pinaparating kung sa tugmaan na ito ay di mo maiintindihan. Pagkat nananatili ka lang nasa mababaw at di mo kayang lupitan. Puro ka lang pasigaw hanggang mamalat. Wala kang linyang bumakan. Yun at yun ang mga pinubuga. Nakakahiya ka sa pagkakalat. Di ka pwede. Sino kaya ang pinapatungkulan dito ni Bishop mga to? Dekalidad, lirikal lang usapan ay di mo kami kayang mapantayan. Pagkat kaming apat mula na kami isinilang taglay na ang kapangisan. Naturihin na lalika at bawat kataga na aming pakakawala. Tangan na mga tol, ang galing ni Bishop mga tol. Ngayon ko lang yata na pakinggan to si Bishop mga tol. Sa palagay ko, ito yung unang track na nakinig ko si Bishop mga tol. Tangan na, ang ganda nung bagsakan niya mga tol. Diba? Nung una talagang literal na bagsakan lang. Tapos habang tumatagal, tangan na nagsiswitch siya ng flow mga tol. Pero yung estilo niya mga tol, hindi naman ito yung parang tinatawag na new school mga tol eh. Siguro mid siguro para sa akin mga tol itong estilo na to. Kasi parang yung mga gantong estilo, naririnig ko na ito kay Glock 9 mga tol. Yung mga parang simpleng bagsakan, tapos magsiswitch bibilis, di ba? Parang ganun yung ginawa ni Bishop dito. Tapos bagay na bagay dun sa tema ng kanta mga tol. Tuloy lang natin. Mali ka nang akala, dahil kami ay hindi madali. Sino kayo kumakanta ng hook? Gilitero. Ang galing ni Gilitero dito mga tol. Tangina. Tas parang naka-pitch pa yung boss niya mga tol, no? Kumbaga parang hindi siya naka-pitch siya eh. Kasi pag pitch siya, manipis yun, di ba? Pitch low yata ito mga tol. Naka-pitch low siya mga tol. Yung unang mga linya niya mga tol, katulog niya si Hambog. Pero habang tumatagal, parang lumalabas na talaga yung flow niya mga tol. Kasi hindi naman ito yung unang beses na napakinggan ko si Gilitero mga tol. Pero gustong-gusto ko yung bagsakan niya rito mga tol. Tsaka yung mga sinabi niya sa kanta mga tol. Tanginang lupit din yung mga sinabi niya rito. Solid. Kumbaga wala naman tayong hihimayin dun. Straight to the point. Pero kumbaga tangina. Tuloy natin si MarnaCarta na mga tol. Mali ka nang akala,
dahil kami ay hindi madali. Kung iyong inaakala na kami ganun kadaling magapit. Choy. Kapag ako ang nag-isip ay kasing galing na kumuloy, wala akong itinira. Malalim siya mag-isip. Sa tagataboy, kabahan ka na boy. Galit na ang inakalikasan. Malayo lang sa pag-atak ay binuras at mababayan ang takloban. Tibokyo ang dala ko na iyakatid sa pagkataon nyo. Magsisisihan yung ginambala, libingan ko ang hinukay nyo. Ano ba mga problema nyo? Gusto nyo bang pag-aralan? Zombie mga tol. Sige, tanginan nyo, ipapakita ko sa inyo. Sa katakalabihan at bawat bayon, ang beat na to ay nilalapa. Ako kaya may segundo o minuto na nababawas sa buhay nyo. Ibig sabihin, unti-unti kitang inuupos. Parang kandila, parang may apoy na galing langit. Pag nagpaulan ako ng bara, di ka na makakapakas. Malabo na wala na. Apoy yung mga bara niya mga tol, yung sinasabi niya. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit taba ko ay mapurol? Dahil nga sa ano na'y sa tuwing may ulong pinupukol. Alam mo, hindi ka nang akala. Tangin na mga tol, no? MarnaCarta, tangin na. Yung mga banatan dito ni MarnaCarta mga tol, may metaphor siya mga tol, tangin na. Kumbaga yung mga dinudura niya rito mga bara mga tol, mga metaphor, di ba? Yung mga binangkit naman natin kanina habang naririnig natin, yung parang umaapoy yung bara niya, parang kumbaga parang umuulan ng apoy galing sa langit. Kumbaga pinapatungkulan niya yun sa mga sinasabi niya mga tol, or yung mga linyahan niya, or yung mga bara niya nga. Tapos may una pa siyang sinabi mga tol, di ba, yung parang kasing lalim ng kumunoy yung utak niya, parang ganun yung pagkakaalala ko. Kumbaga basta parang sinasabi niya ron na malalim siya mag-isip mga tol. Parang yun yung sinasabi ni MarnaCarta yung sa mga una niyang mga metaphor mga tol. Tangina, lupit ni MarnaCarta dito ha. Kasi usually yung mga barta niya sa mga dati kong narinig na kanta niya, mga direkta mga tol eh. Mga straight to the point eh. Ito puta, bumabarat siya ng metaphor mga tol. Diba? Tangina. MarnaCarta. Si Tagakatay na mga tol. Balita ako nag-speed drop daw dito si Tagakatay eh. Tuloy lang natin mga tol. Dahil kami ay hindi madali. Kung iyong inaakala na kami ganun kadaling magapit. Speed rap! Puta ka naman ni Manila, sa akin na ganito ko totoo. Sinapakadali na pinakamahirap nyo. Kahit na bumalakot ang mga dila nyo, aminin na totoo, napakahina nyo. Tira po kakaiba, edi nakita nyo. Madali lang to, o batahin to. Teka, babalik ko ang tira ko. Na parang tsunami, rumaragas na napatuloy lang sa aking mga pagsaga. Sa malaki, madudulot ang aking pinsala. Kapag sinubukan mo ko na labanan, talagang patay ka. Kahit ikay mata, pag umunang tangkain na ako ay abangan. Kung di mo naman kaya makipagbataya, manahimik ka kung ayaw mong matuloy. Tangin ng mga tol, parang yung nalamunan ko yung sumasakit sa ginagawa yung Tagakatay mga tol. Tangin ng hirap nun mga tol, yung nakaipit yung boses tapos speed rap, diba? Tangin na kasi usually pag mga iniipit yung boses, mga bagsakan lang eh. Yung mga pangkaraniwa na ginagawa ng mga ibang rapper na may alter ego na narinig natin, diba? Tangin ton, lupit nito ni Tagakatay mga tol. Kasi alam ko walang pitch to mga tol eh, si Tagakatay. Kumbaga, sa pagkakaalam ko lang ha, tsaka yung sa, syempre, base sa akin naririnig. Palagay ko, o para sa akin mga tol, natural na boses ni Tagakatay ito na inipit lang mga tol. Kumbaga, walang daya sa auto-tune, kumbaga, or sa pitch, walang daya dun mga tol. Kaya tangina, lupit ang lupit ni Tagakatay mga tol. Pero hindi ito yung unang beses na narinig ko si Tagakatay mag-speed rap. Kasi meron siyang mga kanta noong nakaraan na nagawan ko na rin ng reaction at pag-usuri mga tol. Kung saan nag-display siya ng iba't ibang style mga tol. Yun, narinig ko na si Tagakatay mga tol na ginawa niya yun. Kaya kumbaga hindi na ako nagulat na kayang gawin ni Tagakatay ito mga tol. Pero kumbaga tangina, habang pinapahinggan ko mga tol, yung parang lalamunan ko sumasakit eh. Parang feeling ko pag ako yung gumawa nun, tangina, inuubo-ubo na ako. Tangin. Tagakatay, lupit. Tuloy lang natin mga tol. Di pa pinapangalak ang putang ina, taong takin ay makakapatay. Di makasabay, di makapantay, lahat sila ay aking natangay. Marahil marami nagtatanong kung sino talaga si Tagakatay. Makikilala mo ko pero unang beses kasi babawi ang kita ng buhay. Tangina mga tol, no? Marami daw nagtatanong kung sino si Tagakatay. Pero once na malaman nyo kung sino siya, tangina, yun na yung katapusan ng yung buhay. Mga tol, yung sinasabi ni Tagakatay. Tangina, palagay ko ito si Tagakatay. Feeling ko real deal ito mga tol, sa totoong buhay. I mean, kumbaga, ito si Tagakatay. Ito yung imahe niya sa musika. Pero feeling ko real deal sa likod ng maskara ito mga tol. Feeling ko OG ito mga tol. Feeling ko isa to sa mga OG. Tuloy lang natin. Teka
Nadalan ako sa larangan na gano'ng laro. Kaya di nyo ko pwede tiktahan na kayo magaling. Sa pagmamagaling, diyan kayo magaling. O di ba magaling, diyan kayo ililibing. Hanggang nandiyan sa pagmamagaling, diyan kayo magaling. Hanggang sa mga gago, gago pa ako sa pinakagago. Kahit marami ng mga nagbago, huwag nyo kong itulad kay mga gago. Tangin ang mga tol, sinasabi dito ng Tagakatay na kahit marami nagbago, gago pa rin siya. Kasi siguro ito mga tol, kumbaga parang falagay ko matagal sa eksena si Tagakatay mga tol eh. Which is parang sinabi ko rin yan sa unang-unang ginawa kong reaction pag usuri na kanta niya mga tol, yung Massacre 1.0 yata yun. Yung Chainsaw Massacre mga tol. Doon sa Chainsaw Massacre rin yung tinutukoy ko mga tol. Feeling ko nung gangsta era, feeling ko nasa eksena na rin to si Tagakatay mga tol. Kaya niya binanggit yung about sa kahit marami nang nagbago, isa pa rin siya sa mga gago. So malamang sa malamang, nung era ng mga gago, talagang nasa eksena na siya, di ba? What I mean is era ng mga gangsta mga tol, which is yan yung mga 2000s era mga tol. 2000s era yun yung era ng mga gangsta. So palagay ko yun yung pinapatungkulan dito ng Tagakatay na kumbaga kahit marami nang nagbago. Kasi noon, talagang puro gago mga tao. Eh ngayon, marami na nagbago. Kumbaga, hindi na ganun karami yung mga gago ngayon katulad dati. Ang marami nila ngayon, keyboard warrior eh, di ba? Pero kumbaga, sinasabi dito yung Tagakatay na kahit marami na nagbago, isa pa rin siya sa mga tunay na gago mga tol. So, tapos parang base sa mga susunod niya sabihin, parang babanggitin niya si makagago mga tol eh. Kasi syempre, bukod sa karime nung tinatapik niya mga tol or related sa tinatapik niya, malamang sa malamang, sasabihin niya rito na peke si makagago. Kung bagay yung pagiging makagago ni makagago is peke. Palagay ko yun yung sabi niya mga tol. Ibabalik ko konti tapos dire-diretso natin. Sa mga gago, gago pa ako sa pinakagago. Kahit marami ng mga nagbago, huwag nyo kong itulad kay makagago. Tira pasok, ayun bigla naglaho. Na trying hard, tira pasok, bigla naglaho. Pagkira putang buong pagkatao. Diba? Tangay na sabi ko sa inyo eh. Balik natin konti ah. Gago pa ako sa pinakagago. Kahit marami ng mga nagbago, huwag nyo kong itulad kay makagago. Tira pasok, ayun bigla naglaho. Tira pasok, ayun bigla naglaho. Na trying hard magpakagago. Peke, trying hard magpakagago. Peke mga tol. Walang street credibility. Tangay na mga tol, Tagakatay. Have a nice day. Tangay na, nag-expect ako na papasok pa yung hook mga tol eh. Kasi ang ganda rin ng hook mga tol eh. Sino kaya yung kumanta ng hook mga tol? Maganda yung hook, kumbaga parang maganda yung pagkakakanta ng hook, tapos maganda rin yung mensahe sa hook mga tol. Tangina, solid, tangina, Tagakatay no. Speed rap. Hindi na ako nagulat mga tol kasi kagaya nga nasabi ko kanina, alam ko na marunong ito sa Tagakatay, alam ko na may skills to. Hindi lang to puro sigawan o hindi lang ito puro hardcore na bagsakan. Kaya niya rin mag speed rap, kaya niya rin mag-multi. Kasi napakinggan ko na yun eh. Nakalimutan ko lang ko na yung title ng kanta na yun mga tol eh. Kasi ang dami na kasing nilabas na kanta ni Tagakatay eh. So hindi ko maalala kung ano yung specific na kanta na kung saan ko siya unang beses na narinig na pinakita yung ganitong skills mga tol. Have a nice day. Tangina, tapos naka middle finger mga tol. No? Tangina, ayun mga tol, tangina. Mali ka ng akala, Bishop, Gilitero, MarnaCarta at Tagakatay. Solid mga tol. Tangay na, shoutout sa inyo mga kapatid. So, ayun, shoutout ulit kay Tita Missy at saka kay Ate Annalyn Tulay Fernandez. So, si Tita Missy yung nag-request ng Consintidor by El Peligro ng Berdugo. Tapos si Ate Annalyn naman ang nag-request ng Mali ka ng akala by Bishop, Gilitero, MarnaCarta at Tagakatay. So, ayun mga tol, back to back. Sa susunod, baka ganito yung gawin ko sa mga ibang gagawin natin na reaction mga tol. Pagka yung alam natin na wala tayong masyadong hihimayin mga tol, pwede natin pagsamahin sa isang video mga tol. Lalo na kung parang related naman siya mga tol. Kunyari diba si Tagakatay, related sa unang kanta na ginawa natin ng reaction mga tol. Which is kasi Berdugo si El Peligro diba? Eh si Tagakatay. Ano rin yan, Berdugo din yan, diba? So, kumbaga yung mga gantong klase lang mga tol, yung medyo konektado, yung pagsasabay natin mga tol. Konektado sa isa't isa yung mga artist, kumbaga. So, ayun mga tol, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat ng manood mula umpisa hanggang sa huli. Kagaya ng dati, kita-kits sa next video. My name is Wreckognyz. Peace out!